Ipinanganak si Alden Richards bilang Richard Reyes Fulkerson, Jr. noong January 2, 1992, sa Quezon City at lumaki sa Santa Rosa, Laguna. Siya ang pangalawang anak ni na Richard Peralta Fulkerson, Sr. ng Ermita, Manila, at Rosario Reyes na Tubong, Pampanga. May tatlo siyang kapatid, isang nakatatandang kapatid na lalaki, at dalawang nakababatang kapatid na babae. Ang lolo sa ama ni Richards, na hindi niya kailanman nakilala, ay isang Amerikano. Habang lumalaki, nais ni Richards na maging isang chef, ngunit pinilit siya ng kanyang ina na mag-artista. Pagkatapos pumanaw ng kanyang ina, sumali si Richards sa iba't ibang male beauty pageants sa Laguna at nagtrabaho bilang part-time commercial model upang masuportahan ang kanyang pamilya at matupad ang hiling ng kanyang ina na maging isang artista. Nakamit niya ang mga titulong Ginoong Santa Rosa 2009 at Ginoong Laguna 2010. Nag-audition siya para sa mga reality television show na Starstruck at Pinoy Big Brother, Teen Clash of 2010, ngunit hindi siya napili sa alinman sa mga ito. Lumabas din siya sa iba't ibang commercials, kabilang ang para sa isang telecommunication company, clothing line, fast food chain, at multivitamins. Nag-aral si Richard sa Paco Catholic School sa Paco, Manila, at sa Colegio de Santa Rosa de Lima High School, kung saan siya nagtapos. Sinimulan niya ang kursong Business Management sa De La Salle Canlubang sa Laguna, ngunit hindi pa natatapos. Sa kabila ng mga pagsubok at pagsisimula sa male beauty pageants, matagumpay na naabot ni Alden Richards ang kanyang pangarap bilang isang aktor, alinsunod sa hiling ng kanyang ina, at nagpatuloy siya sa pag-angat sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Sinimulan ni Alden Richards ang kanyang karera sa pag-arte matapos magmodelo sa pag-audition para sa GMA Network's afternoon soap opera na Alakdana, kung saan ginampanan niya ang papel na Joma. Pinareha siya kay Luis de los Reyes at ginamit ang stage name na Alden Richards. Noong 2011, sumali siya sa teenage series na Twin Hearts at sa pelikula nitong Twin Hearts, Class of 2012. Lumabas din siya sa comedy horror show na Spooky Nights, at pinuri sa kanyang pagganap bilang psychopath sa pelikulang The Road. Sa pagtatapos ng 2011, pinalitan niya si Aljur Abrenica sa Ang Panday 2, at pinuri ng mga manunulat sa showbiz. Nanalo siya ng First Filipino Amazing Male Newcomer sa 2011, Yahoo OMG Philippines Awards at Best New Actor sa Golden Screen Awards. Noong 2012, ginampanan ni Richards ang papel na Rico sa May Beloved kasama sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Naging bida siya sa kanyang unang lead role sa primetime TV series na One True Love at nakatanggap ng unang nominasyon bilang Best Actor. Noong 2013, ginampanan niya si Yong Simeon sa historical drama na Indio at itinampok ang kanyang buhay sa Magpakailanman. Naging bida rin siya sa Mundo Mo'y Akin at nakatanggap ng isa pang nominasyon. Noong 2013, inilabas niya ang kanyang debut album na may kantang Haplos. Noong 2014, ginampanan niya ang papel sa Carmela, kasama si Marian Rivera, at nag-host ng Bet ng Bayan. Ginampanan niya si Jose Rizal sa Ilustrado, at nanalo ng unang Best Actor Award mula sa 29th PMPC Star Awards for Television. Noong 2015, naging bahagi si Richards ng Eat Bulaga, at pinareha kay Maine Yayadob Mendoza, na lumikha ng sikat na All the Love Team. Inilabas niya ang kanyang pangalawang album na, Wish I May, na nakatanggap ng maraming platinum certifications. Sina Richards at Mendoza ay naging bida sa May Baby Love, at tumanggap ng German Moreno Power Tandem Award. Nagpatuloy siyang maging bida sa mga palabas sa TV at pelikula tulad ng Imagine You and Me, at nagsulat ng aklat na Alden Richards, In My Own Words. Kasama siya sa reboot series na Encantadia, at naging bida sa seryeng Destined to Be Yours, kasama si Mendoza. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa Alaala, A Martial Law Special, at nanalo ng parangal sa New York Festivals. Ginampanan ni Richards ang Victor Magtanggol, at naging bida sa pinakamataas na grossing Filipino film na Hello, Love, Goodbye. Sumali siya sa musical comedy variety show na All Out Sundays at bumalik sa Eat Bulaga noong 2023. Naging bida siya sa Five Breakups and a Romance at tampok sa pelikulang Family of Two kasama si Sharon Cuneta.
Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ni Richards ang kanyang karanasan sa paglalaro ng mga larong karera tulad ng Gran Turismo sa PlayStation at pagpunta sa mga arcade tulad ng Time Zone. Ang mga aktibidad na ito ang nagpasimula ng kanyang interes sa pagkolekta ng mga kotse. Ang kanyang kasalukuyang koleksyon ay kinabibilangan ng GMC Savannah para sa mga tapings at location shoots, 3.58 million pesos. Toyota Land Cruiser, 5.7 million pesos. Range Rover Sport, 13.89 million pesos. Jaguar XE, 4.39 million pesos. Mercedes AMG GTS, ang kanyang pangarap na car, 8.9 million pesos. Mitsubishi Pajero, bahagi ng isang nakaraang kampanya sa advertising, 3.2 million pesos. Bagaman pag-aari na niya ang kanyang pangarap na kotse, nais din ni Richards na magkaroon ng SLS na may gullwing doors, na naging pangarap niyang sports car simula nang siya ay magsimulang mangolekta ng mga kotse. Bukod sa kanyang mga kotse, may-ari rin si Richards ng dalawang motorsiklo, ang Honda XE at isang KTM Duke, bagaman hindi niya ito madalas magamit dahil sa pandemya. Si Alden Richards, kilala sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz, ay nakagawa rin ng malaking hakbang sa mundo ng negosyo. Sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan sa industriya ng aliwan, pinalawak ni Richards ang kanyang mga pamumuhunan upang masiguro ang katatagan sa business. Pumasok siya sa mga negosyo ng restaurant at real estate, na nagpapakita ng kanyang matalinong pagtingin sa mga oportunidad na lampas sa kanyang karera sa pag-arte. Sa negosyo ng restaurant, kasosyo si Richards sa ilang matagumpay na establishmento, kabilang ang Conscious Garden Cafe. Ang kanyang pagmamahal sa pagkain at mabuting serbisyo ay makikita sa kalidad at kasikatan ng kanyang mga restoran. Ang negosyong ito ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng karagdagang kita, kundi nagbibigay din ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga tagahanga sa ibang kaparaanan. Bukod pa doon, sa kanyang interview kasama si Ogie Diaz, inilahad niya ang kanyang iba pang mga business. Ano pa yung ibang negosyo mo? Apo, meron po akong isang fast food chain dito po sa Binyan, which is McDonald's po. Tapos may nasa built-in selling na rin po ako. Wow! Sa ngayon, medyo favorable, maganda po yung negosyo ng built-in sell kasi walang tapon po dyan. Tapos meron na rin po akong sarili production company, yung Myriad po. Myriad. Ako yun po, line production po yun. Also, we do live events, we do co-production. So, yun po. Tapos sa esports din po as well, po, pinapasok na rin po natin. Kamakailan lamang, inilunsad ni Alden ang kanyang pinakabagong negosyo, ang Stardust, isang bar na matatagpuan sa Jupiter Avenue, Makati City. Ang Stardust ay idinisenyo para maging paraiso ng mga mahilig sa musika, na mayroong state-of-the-art na sound systems at masiglang atmosphere. Sa pamamagitan ng mga venture na ito, ipinapakita ni Alden Richards ang katatagan at foresight sa pag-navigate sa mundo ng negosyo. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkatuto mula sa mga nakaraang pagkakamali at patuloy na paghahanap ng kaalaman upang makamit ang pangmatagalang tagumpay. Ang net worth niya ngayon ay umaabot sa 589 million pesos.